Okay, number two, ano po ba ang mga first steps na pagka-join na dapat sundin ng mga newbies? Mga newbies, yung mga bago. Mga new Ikaw, Roy, anong ginawa mo nung bago ka? Ako, una talaga kasi, nag-attend ako ng NDO. Kasi wala ako, alam ko na, una-una, inalam ko sarili ko na, kinilala ko sarili ko. Anong klaseng tao ako? Anyway, kilala mo naman sarili ko. Kung matigas ulo mo, slow ka, may pagkabobo ka, mahina ka, inalam ko kung yung mga kahinaan ko. Kung ano weakness mo. Oo. So, sabi ko, mahina ako sa ganoon. So, pag ito, hindi ko to kaya sa isang attend, hindi ko yan kaya, dapat mga ilan. So, kilala ko kasi sarili ko. So, alam ko yung capacity ng utak ko. So, ako nag-adjust. So, like yung NDO, hanggang ngayon, talagang di ko pa tinatantanan yun. Pinapakinggan ko pa rin. Ang pinakauna kong ginawa, inalam ko yung anong kahinaan ko. At kung ano yung kahinaan ko, yun ang pinalakas ko. Doon ako nag-focus. Like yung mahina ako magsalita sa harap hanggang ngayon. Mahina pa rin. Mahina ako sa public speaking. Mahina ako dyan. So, dapat pinag-aralan. Kaya, sir, that time, talagang may room ako. Naglagay din ako sa sariling opisina. Mayroon din akong whiteboard. So, di ba, nagsasalita ako mag-isa. Di ba? Oo na, may ang audience ko, yung pinsan lang ko, pinapakorek ko yung mga mali. Lahat kinukorek kasi lahat mali. Di ba, mga ganun? Right, Tom. So, simple lang. Lahat na alam kong mahina ako, alam kong kung saan ko dapat yung butas, yun ang tinatapalan ko. Kumbaga, yun ang pinapalakas ko. Hindi ako naging denial na, ay, magaling ako dyan, alam ko yan. Ang pinakauna kong talaga, tinanggap ko yung kahinaan ko, weaknesses ko, yun ang doon ako nag-focus para palakasin. Ama, ako ganyan din, no? When I started, pinag-aralan ko munang mabuti kasi hindi ko alam eh. So, ang weakness ko, hindi ko siya gamay. So, kailangan mong aralin. Kaya if you're gonna ask me, ano yung first step talaga as newbie, pag-aralan mong mabuti. Marketing plan, product demo, NDO, ASAP. Second step, pag alam mo na, go with the skills. Ano ba yung skills na tinuturo sa NDO? Maghanap ka ng prospect. Mag-invite ka, mag-recruit ka. Dala ka ng tao sa office. Hindi mo kayang dalhin sa office. Sama mo yung upline mo, sama mo sa prospect mo. Ito lang naman ang skills eh. Prospecting, recruiting, or inviting, presentation, OPP. Ang OPP, iba-iba yung version, di ba? Pag nag-invite kayo, iba-iba yung version. Nag-invite ka sa office, nag-invite ka sa center, nag-invite ka for table presentation, nag-invite ka for home party. So, iba-iba. Taba. May skills na how to handle objection. Yes, sir. May skills na goal setting. Yes. May skills na follow-up. May skills na meeting after meeting. Meeting. Sinasabi lahat sa NDO to. Now, gusto niyo ng tip, paano kayo gagaling dito? Gusto niyo ng tip, paano kayo gagaling sa mga yon? Yes. Ang isang bagay, pagpaulit-ulit mong ginagawa, dumadali at gumagaling ka. Yun lang yun. Wala nang ibang solusyon. Ang isang bagay, pagpaulit-ulit mong ginagawa, dumadali. Dahil dumadali, gumagaling ka. Pag paminsan-minsan mo lang ginagawa, hindi ka gagaling. Correct. Therefore, pag hindi ka gumaling, hindi tataas yung confidence level mo. Hindi magiging madali para sa'yo. Correct. The only way para gumaling kayo, paulit-ulit mong gawin. Principles of success yan. Ang sabi sa principle of success, your law of averages improves over time. Okay. Habang tumatagal ka at paulit-ulit mong ginagawang isang bagay, tumataas yung law of averages mo. Mas gumagaling ka, mas marami ka naku-close, mas magaling ka na magpa-seven heads, mas magaling ka na mag-OPP, mas magaling ka na magdala sa office. Mm-hmm. So pag ginagawa mo parage, dumadali. Yes. Ang problema ng maraming distributors, newbies, they are very afraid to do it. Overcome it. That's the only way you can do it. Sabi ni Lao Tzu, di ba? Journey to 1,000 miles begin with a single step. Steps. Yung baby step na yan, paulit-ulit mo, hindi mo malamamalayan, yung mga baby step mo, layo na ng nararating mo. So do it. Pag wala yung upline mo, do it. Ang lumalaki sa negosyong to, yung mga pinabayaan ng upline. Tama. Ako, kaya ako lumaki? Hindi lagi available yung upline ko eh. Kaya pag kayo, lagi kayo nagpapaspoil sa upline nyo, hindi kayo matuto. At ikaw naman upline, pag lagi mong ini-spoil yung downline mo, hindi yan makakalipad mag-isa.
Kaya do not depend to one another. Lumipad ka na mag-isa kahit wala yung upline. Tama. Doon ka matututo. Yung mga nag number one top earners dito, natuto yan kasi hindi pinabaya, hindi sila yung spoil, hindi sila binaby. Ang downline na nagpapababy, hindi kay lalaki. Ang upline na binibaby mo downline mo, hindi mo napapalaki grupo mo. Correct. So the only way to do it, pabayaan sila. Lipad mag-isa. Ako, isang beses lang ako sinaman ng upline ko, Roy. Kain pa the ata. The rest is history. Kain lang ata, sir. Sinama sa oh, kain. Oh, diba? Oo. Oh. Kain pa. Sinamahan na yun. So, pagkamamayang gabi, kaya ngayon, alam niyo yung sikreto na huwag kayo dapat tutukan, huwag kayong spoil. Every time na in-spoil ka na upline mo, sabi mo, upline, huwag mo na akong spoilin. Get away. Leave me alone. Leave me alone. Yeah. I can do this. All by myself. Tandaan niyo yung mga upline niyo, tanungin niyo yung mga earners dito, paano sila lumaki. Sasabihin niyan, maaga akong pinabayaang mag-OPP mag-isa. Pinakawalan ako maaga. Pero guys, don't forget pa rin, mag-consult kay upline. Ganon din naman sa, oh, consult your upline. Ganon din naman sa pagbibisikleta, kailangan ka ba natuto na mabilis? Yung pinabayaan ka, nung wala na nagahawak sa likod mo. Nasugatan ka, nahulog ka, pero natuto ka. Natuto ka. Swimming, ganon din. Kung lagi nandyan yung coach mo, wala mangyayari sa'yo. Salang, hayaan mo malunod. Kasi pag nalulunod ka, mag-ano ka eh. Ganon din sa networking. Don't be afraid to make mistakes because you learn from your mistakes. Correct. Huwag kayong matatakot magkamali. Alam mo, in life, we learn a lot of things in our life because we made errors and mistakes. Kasi ang success is just repetitive. Repetitious failures lang ang success. Pag paulit-ulit kang nagkakamali and you keep adjusting, eventually you will get there. Kaya ang wala pong naging successful na hindi nagkamali. Yes. Kaya pag marami kang magkakamali, welcome it. Addition sa leadership mo yun, yung pagkakamali mo. Huwag kayong matakot mag-OPP. Pag first-timer yung kausap mo, hindi naman niya alam kung mali-mali ka eh. So, malay niya ba? Pwede mo sir ang pagkakamali isang teacher. Oo, di ba? Oh, tama. At least napag-practicean mo pa. Practice lang ng practice yan eh. Dapat mag-practice ka lang na mag-practice.